Magandang araw sa inyong lahat. Topic natin for today is combination ng PPPoE at hotspot sa isang interface. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. And the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vans J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. Dito na tayo sa ating MikroTik router. Gamit ko is Hoplite. So naka zero configuration to. So connect lang tayo. So ayan. Tingnan natin dito sa interface. So walang default configuration. So kung gusto niyo maging default yan or no configuration, punta lang kayo dito sa systems, then reset configuration. Then check lang itong no default configuration. To start, gagawa muna tayo ng DHCP client para sa ating internet. By default, nasa port 1 po yung ating internet. So click lang itong plus button para makapag-add in. Dito sa interface, Ether 1. Apply. Okay. So yan, nakabound na siya. Then after nyan, add lang tayo ng DNS, Google DNS. 8.8.8. Then 8.8.4.4. Check lang itong allow remote access request. Okay. After nyan, gagawa tayo ng bridge. Bridge para sa ating PPPoE at hotspot connection. Bridge HS PPPoE. Then, okay. I-bridge na natin yung lahat ng ports. So, itong Ether 2, Lie, then, copy lang natin to. Yung port 3 naman. Lie. Okay. Copy. Yung Ether 4. Okay. Then, yung copy na ulit. Yung built-in wifi naman ang ating i-add. Kasi, detest natin dito. Gamit ang ating mobile phone, dito natin test yung hotspot natin. Ito, okay. Yan. So, okay na yan sa bridge. Ngayon is mag-a-add tayo ng IP address para sa ating hotspot. Bilang natin 10.0.0.1/24. Then, yung interface is bridge, hotspot at PPP. Then, apply. Okay. After nito is, gagawa na tayo ng hotspot server. So, punta lang kayo sa IP, hotspot. Then, dito, hotspot setup lang. Then, interface yung interface ng bridge na ginawa natin. Next. 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 And then his name. Okay, nang bahala ko nang nilalagay nyo. So, din his name. Next. So, by default, nilagay dito sa MikroTik is address is 2. Gawin lang natin 1 yan. Apply. Okay. Tapos na tayo pag-setup sa hotspot. So, gagawa muna tayo ng user para magamit natin mamaya. So, first is gagawa tayo ng user profile. Example, 2MB. Leave it none lang. Yung address pool. Then dito, gawin natin 2M
/2M. Ayan. And then, click apply lang. And users, dito na tayo gagawa ng user. Then, ito, gawin natin yung username is test. Then, yung password is test lang din. Then, profile is yung profile na ginawa natin. Then, limit natin is, sabi lang natin, 1 hour. 1 hour lang, then apply. Okay. Yan, meron na tayong pang-test mamaya sa ating hotspot. Yan naman is, mag-set up naman tayo para sa PPPoE. So, first, gagawin natin, punta tayo sa pool. Gagawa tayo dito ng IP pool para sa ating PPPoE. Pangalanan lang natin ito, PPPoE pool. Yan. Kaya nang bahala ko ng address yung gagamitin. Since sa PPPoE is remote address yung gagamitin natin. So, sa akin ito lang 192.168.10.2/192.168.10.254. Then, click apply. Okay. So, yan. Meron tayong IP pool. After nito, is gagawa na tayo ng PPPoE server. Punta lang tayo dito sa PPP. Then, dito sa PPPoE server is click lang itong plus button para makapag-add. Then, papangalan na lang natin itong PPPoE server. Yan. Then, interface is yung bridge pa rin natin para maging same interface yung ating PPPoE at hotspot. Then, click lang itong one session per host. Then, default lang yan. Then, dito, pwedeng itira natin yung pop. Then, apply. Okay. Yan. Para naman magamit natin sa pag-access sa PPPoEs, same sa hotspot, gagawa din tayo ng profile at first. Then, name is, gawin lang natin itong 5 Mbps. Then, local address is yung gateway nitong ating ginawang remote address ng PPPoE. 192.168.10.1. Then, dito sa remote address is yung PPPoE pool ito. So, itong yung IP pool. Then, copy lang natin ulit itong local address. Ilagay na natin sa DNS. Then, add tayo ng Google DNS. Yan. Then, apply. Sa limit, lagay tayo ng 5M. Then, apply. Okay. So, meron na tayong profile. Next is yung secret. Gawa tayo dito. User. Yung password is user lang din. Then, service is PPPoE. Then, profile, yung ginawa natin profile dito sa PPP. Then, apply. Okay. So, yan. Tapos na natin ma-set up yung mga server natin, yung PPPoE at yung hotspot. So, kung titingnan natin dito, by default, ang interface ng ating hotspot is itong bridge. Then, dito naman sa PPPoE is itong bridge pa rin. So, same sila ng bridge. So, nasa isang interface yung PPPoE natin at hotspot. Ang kaibahan lang is yung IP address niya. Naka, kung titingnan natin dito sa DHCP server, mayroong na automatic na na-add dito na DHCP para sa ating hotspot. So, ito yung address pool, ito. Then, yung sa PPPoE naman is, ito lang gagamitin natin. So, wala siyang naka-add na DHCP. So, meaning, itong remote address yung gagamitin natin para dito. So, yan. Sana nakuha nyo yun. Then, para naman na mag-test natin. So, unahin natin yung hotspot. So, bali yung ginawa natin na user is
test. Yan. Then try natin mag-login. Pero before that is test, i-set up na natin yung ating built-in Wi-Fi. So enable lang natin to. Then double click lang yan. Dito sa wireless, gawin natin IP bridge. Then dito sa band, itong BGN. Yan, then leave it default lang muna yung SSID. Then country is, pipiliin natin yung country kung saan tayo. So Philippines. Then yung password, huwag nyo lang lagyan para automatic makapag-login yung ating hotspot. Then after nyan is apply. Okay. So tingnan natin kung nakapag yan. Ito na. Si Microtech. Then open lang natin to para matest natin yung ating sample na user dito. Test ang pangalan. Ayan. Tingnan lang natin mag-redirect yung portal. Ayan. So username is test. Then test lang din yung password, then click connect. Ayan. So connected na tayo sa hotspot. Ngayon i-test naman natin yung SAP PPPoE. So gagamitin natin itong PC na gamit natin as PPPoE client. So minimize natin ito. So punta lang tayo dito sa network and internet settings. Then punta tayo dito sa dial up. Then set up lang tayo ng new connection. So bali yung mga secret na ginawa niyo sa PPP is yung gagamitin niyo na pang-login sa mga kung gumagamit kayo ng mga PPP o router. So ngayon, ang sample natin yung client natin is ito lang PC natin. Then broadband PPU, then yung ginawa nating user name is user, then yung password niya is user lang din. Yan, default lang yan. Then click connect. Tingnan natin kung gana ba ang pareho yung hotspot at PPPoE. Try natin. Wait, parang may nakalimutan dry dito sa pag-set up. Ito pala sa firewall. And maglagay tayo ng NAT. NAT. So, general source NAT. Then, auto interface is yung ether 1. Then, action is masquerade. Then, apply. Okay. So balik tayo dito sa ating connection. Tap natin ito, next. Then user. Yan, so kung nakikita nyo, meron na tayong connection galing ito sa PPPoE connection natin. Yan. You are connected to the internet. So, huwag niyong kalimutan na mag-add ng NAT para sa internet connection ng ating PPPoE connection. So, dapat naka-add kayo ng NAT dito para sa ating port 1 sa internet natin. Yan, kung ma-check natin dito sa active. So, ito yung cellphone natin 253, then address niya 253 dito naman sa PPPoE. Tingnan natin sa active connection. So ito yon. So
ito yung user na ginamit nito, itong design natin. So check natin at tayo ng pindahin ng CMD, check natin IP config. Yung IP address natin through LAN connection is ito. Dito meron siyang lumabas sa wireless, so ito yung connection niya. Pero dito sa LAN connection, so ito yung IP address niya. So 192.168.10.254, so same. So yan, so meaning gumagana yung same interface ng PPUE at hotspot. So yan, so test nyo lang sa side nyo kung anong mga disadvantage or advantages. Mostly advantages ng setup na to is makapag-save tayo ng mga port or mga radio. So hindi na kailangan na iba-iba yung gagamitin natin para makapag-save din tayo ng mga equipment or gamit natin. I think yan lamang po sa ating tutorial ngayon. Sana meron kayong natutunan naman. At huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike natin ng video natin ngayon. Hanggang sa sunod na video naman. Maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.